Kinilala ng mismong Israeli government ang kabayanihan ng isang Pinay caregiver. Hindi niya iniwan ang kanyang inaalagaan at isinakripisyo pa ang kanyang ipon nang atakihin sila ng grupong Hamas. Ang kanyang kwento tinutukan ni JP Soriano. My God! My God! Kahit siguro hindi niya na-videohan mula sa bintana ng kanilang bahay sa Negev, Israel, hindi malilimutan ni Camille Gisalva ang tagpong ito noong October 7. Nandun yung mga terorista na sinusunog yung mga sasakyan sa parking. Parang mga dyan lang. Kasabay niyan ay narinig niya ang mga missile warning. Kaya agad niyang dinala sa bomb shelter ang inaalaga ang Israeli na si Nitsa na 95 anyos na. Pero sira raw ang lock ng shelter. Pumasok sila from main door. Kinuha sila ng malaking-malaking bato. Then ipinukpok po dun sa main door. Ginugulo po yung bahay, as in gulo. Ewan ko nung hinahanap nila. Tapos tabi lang po ng shelter, nanginig na po ako dun. Inihanda na ni Camille ang sarili sa pagpasok ng mga Hamas sa bomb shelter. At minessage ang inang nag-aalala naman sa Nueva Ecija. Ma, pasin na po yung picture ng anak ko. Hindi na ako makakasweet. Parang gusto ko makita yung anak ko, yung bago ko i-close yung mata ko at mamatay na yung anak ko. Hanggang napasok na ng isang Hamas ang kanilang bomb shelter. Nangamba siya para sa natutulog noong sinitsa. Yung lalaki galit na, yung mukha niya nagagalit. Sabi ko, sir, please, I'm so sorry. She's old. She don't know what she's doing. Please, no. Be patient. Like that. Kumalma. Inialok na rin ni Camille ang natitira sa kanyang ipon na ipapadala dapat sa pamilya sa Pilipinas. Kasunod niyan, at nang wala ng ibang perang nakita, lumabas din ang terorista. Ginanong ko po talaga yung wallet ko, but not my cards and my passport because I need it. Pagka isang oras, may dumating ng sundalong Israeli na naglabas sa kanila. Habang tuloy nilang naririnig ang barilan nito at ng mga Hamas. Ang daming barilan, ang daming rockets sa paligid namin, natumba kami, nadapa kami, pero we are safe. I feel na yung Diyos yung... May nag-guide sa aming dalaw. May nag-guide po talaga sa aming nakakaib. Yun yung pinaisip ko, hindi ko talaga akalain na mabubuhay pa ako. Then, we came from the Holy Land, Jerusalem. I feel so good. Sa isang home for seniors sa Jerusalem, inilipat sina Camille at Nitsa ng Israeli government na nagpugay sa kabayanihan ni Camille sa pamamagitan ng social media. Kaya balita na sa media rito. Dito na rin nagdiwang ng kaarawan si Nitsa na regalo raw na maituturing ang pagkakaroon ng caregiver na gaya ni Camille. She says this, that's her prize and that's her gift. And she said, you're very good and you're wonderful. Ang kabayanihan ni Camille, kinilala ng Israeli Embassy. This is an amazing story of heroism. I think this is something that we really would, it's important for us to recognize and to really appreciate and to say thank you to her. Umulan din ng papuri para kay Camille sa social media, kabilang na ang American actor at producer na si James Woods. Mula rito sa Jerusalem at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.